What's up mga kaupawag? Tara na't alamin natin ang limang heroes sa Mobile Legends at ang kanilang pinagmulan. Number 5, Yi Sun Shin. Kilala natin si Yi Sun Shin sa paggamit ng espada at pana. Pero alam niyo ba na isang matapang na general ang pinagmulan ng karakter na ito? Isinilang siya noon pang 1545. Siya ay isang Korean admiral at military general na naging sikat dahil sa pagkapanalo niya laban sa mga Japanese Navy noong panahon ng Imjin War sa Joseon Dynasty. Kahit nakulang sa training si Admiral Yi pagdating sa pakikipaglaban sa karagatan, ay hindi pa siya natatalo sa karagatan. Pinataob niya ang 31 out of 133 na warship gamit ang 12 warship nila. Astig, di ba? 12 versus 133. At wala man lang nasira sa barko nila. Kung kaya't inagurian siyang one of the greatest naval commander in history. Kung mapapansin nyo naman sa larong Mobile Legends, si Yi Sun Shin ay mayroong barko na nasa base. Gamit ang third skill niya, ay naglalabas ang barkong ito ng malakas na kanyon. Mayroon din siyang bangka na ginagamit niya pang istan ng kalaban. Number 4, Zilong. Si Zilong na mas kilala din bilang Zhao Yun ay isang military general noon pang taong 200 AD. Namuhay noong late Eastern Han Dynasty at early Three Kingdoms. Isa siya sa naging katulong ni Warlord Gong Sunzan sa pakikipaglaban at kinalaunan ay pinagsilbihan si Liu Bei. Kilala siya sa pagiging tapat niya sa kanyang pinuno at sa husay niya sa pakikipaglaban. Napapabilang din si Zhao Yun sa Five Tiger Generals. Siya ay namatay dahil sa malubhang sakit sa edad na 61 years old. Kung makikita naman natin sa laro ay makikita natin ang gamit ni Zilong na sibat o spear, kung saan ay espesyal na sandata ni Zhao Yun laban sa libo-libong kalaban. Number 3, Lapu Lapu. Marahil ay kilala na natin ang itinuturing na unang bayani ng Pilipinas. Dahil sa pagiging sikat ng larong Mobile Legends sa Pilipinas, ay gumawa sila ng karakter na hango sa bayani ng Pilipinas. Si Lapu Lapu ay ang pinuno ng Mactan na namuno sa mga hukbong Bisaya at pumatay sa isang Portuguese explorer na nagngangalang Ferdinand Magellan. Gamit ang kanyang kalasag at sandata na mas kilala din bilang Kampilan, isang espada na gamit ng mga katutubo sa Pilipinas. Makikita natin sa laro si Lapu Lapu na may dalawang espada imbis na espada at kalasag. Si Lapu Lapu ay sumisimbolo din sa katapangan ng ating Philippine National Police. Number 2, Chu. Lee Jun Fan o mas kilala din bilang Bruce Lee. Isang Hong Kong American martial artist, actor, martial art instructor at isa ding philosopher. Ipinanganak noong November 27, 1940 sa isang Chinatown sa San Francisco, California. Isa siya sa pinakamaimpluwensyang tao pagdating sa martial arts, kung kaya't napabilang siya sa ginayang karakter sa larong Mobile Legends na ginagampanan ni Chu, kung saan ay magaling sa pakikipaglaban gamit ang kanyang estilo ng mixed martial arts na talaga namang marami ang gumagamit dahil sa galing sa pagtakas at pakikipaglaban. Isa din ba ito sa paborito mong gamiting hero? Number 1, Hanzo. Ang huli sa ating listahan ay si Hattori Masanari o Hattori Hanzo. Isa siyang leader ng isang ninja clan. Ngunit bago siya mamuno sa mga ninja ay isa siyang samurai military commander. Walang taong gulang pa lang si Hattori Hanzo nang magsimula siyang mag-training gamit ang espada. Dahil sa galing at talino niya sa pakikipaglaban ay tinawag siya na Oni no Hanzo, Japanese word na ang ibig sabihin ay Demon Hanzo. Base naman sa larong Mobile Legends, si Hanzo ay isang pinuno ng Shadow Faction at gumagamit ng espada na tinatawag na Ame no Habakiri. Gumagamit din siya ng ninjutsu
para palabasin ang kanyang shadow demon. At dyan na nga nagtatapos ang ating video patungkol sa limang hero sa Mobile Legends. Sinong hero ang gusto mo pang malaman ang pinagmulan? I-comment mo na below. I-subscribe at pindutin mo na din ang kalembang para updated ka sa mga bagong videos natin. I-follow nyo na din pala ako sa Mobile Legends para makalaro tayo. Maraming salamat mga Kaopog TV!